Hello mga guys, welcome to my YouTube channel, Hermotech. Ah, ito na sa mga viewers pala natin na ano, nagre-request ng diagram nitong inverter drive na ginawa ko. Ah, ito na, ginawa ko na. So, ipapaliwanag ko sa inyo kung paano ito ikabit. Ito yung transistor niya. Ito, nakakunik ito. Tapos, sa base, may nakalagay na resistor na 10K. Tapos, ikunik ito sa panel. To panel, 12 volts. Tapos, yung isang kuliktor ng transistor, nakakunik ito sa terminal ng relay. Tapos, yung emitter, nakakunik sa ground. Tapos, yung isang coil na terminal ng relay, nandito sa 12 volts power supply. So, 12 volts coil ito, yung ating relay. So, ito yung switch niya, ito yung common, ito yung normally open. Pagka nagkaroon to ng voltahe dito, magko-close ito, so tutuloy ang power dito. So, ito yung capacitor na ano, na pwede nyong gamitin dito. AC ito, 450 volts. Tapos, depende sa dami ng bulb. Kung medyo marami, 1.5. Kung medyo konti lang yung bulb, 1.2 pwede na. Tapos, ito yung ating bridge type diode para mag-DCCR yung lalabas. So, tapos may filter tayo dito na 160 volts, 47 UF. So, ito yan guys. Ito yung actual na ginawa ko na. So, ipapakita ko sa inyo. Ito yung transistor na sinasabi ko. Ito yon. So, itong transistor, ayan. Tapos, ito yung relay na 12 volts. Ayan. 12 volts to rito eh. May nakasulat. Tapos, ito yung kapasitor na 1.5. Yung mga kapasitor ng electric pan. Tapos, ito yung diode. Bridge type diode. Tapos, ito yung kapasitor. So, ganito lang yan yung pag-connect. Sa relay, unang-una, ito yung hanapin nyo muna yung common niya sa switching. So, ganito lang yan. Ang common ng switching niya, ito. Tapos, ito yung mga contact niya. Ngayon, dalawa yung contact niya rito. Isa rito, normally open. Isa, normally closed. So, dito tayo sa normally open para pag nag-activate ito, nagkaroon ng power, magkuklose yan, tutuloy na yung ating power dito. So, ang isang terminal, ito sa kapasitor. Tapos, ang isang terminal ng kapasitor, dito sa EC ng bridge type diode. Tapos, yung isang terminal, sa 220 volts na. Bali, ang common, sa 220 volts. Tapos, ang supply na 12 volts, andito yung isang positive sa coil, tapos yung negative nandito sa emitter ng ating transistor. Parang dito lang din yun. Ayan o, yung emitter nandito sa ground, tapos yung ating supply nandito sa terminal ng 12 volts. So, ngayon, mayroon ako ditong ano, mainboard ng 32 inches na ace ang ano nito brand. So dito sa mga filter na ito, sa dalawang filter, i-test nyo, karamihan dito 12 volts yung supply. Dito naman sa kabila, papunta na ito sa inverter eh. Ang supply nito kadalasan minsan 24, 35 o pataas pa o higit pa. So ang kailangan lang naman natin ay 12 volts. So, dito tayo kukuha. Tapos, yung ating base ng transistor, yung base ng ating transistor, dito tayo kukuha ng B plus sa papunta sa panel. Dito sa kulay pula, sa kulay red. Dito tayo kukuha ng B plus. So, ayan na siya. Oh. Hininangan ko na. So, ayan yung wire. Ito sa B plus ito ng panel. So, pumunta ito. Ayan yung wire, pumunta ito dito sa base ng ating transistor na nakakunik sa 10K na resistor. Ito, may 10K na resistor dito, papunta sa base ng transistor.
Yan, yan mga guys. Tapos, yung pangalawang wire. So, ito na yung ating supply na 12 volts. Yung kulay pula, yun ang positive. Tapos, yung kulay white, yun ang ground. So, ang kulay pula, ayan. Nandito siya sa terminal ng ating relay. So, nandito siya sa coil. Ito yung terminal ng coil. Andito yung pula. Andito yung positive. Tapos yung isa nandito sa collector ng transistor, yung ground. Tapos yung collector, emitter pala. Tapos ang collector niya nandito sa isang terminal. So, pag nagkaroon ng power itong ating panel, magsiswitch yan. Ngayon, pupunta rito ang ground sa collector. Tapos mag-activate na yung ating relay. So, ayan lang mga guys yung connection. Sana makuha nyo ito kasi itong ating bulb pala ay nakakoneksyon lang ito sa series. Ayan, nakikita nyo. May marking dito na negative-positive. So, ang positive pupunta rito sa negative. Tapos, ang positive pupunta rin dito sa negative na isa. Tapos, ito na yung ating supply. Positive, ito na yung negative. Ayan. So, ayan mga guys. Tapos, i-connect nyo rito sa bridge-type diode. May yung positive nito, may sign naman dito eh. Yung itong ano, yung parang slot dito, yun ang positive. Tapos dito sa kabila, yun ang negative. Ayun, napunta na rito sa negative. Tapos ang ating filter, ayan. Yung sign na yan na negative, dito rin sa negative. Tapos dito rin yung positive. Yan. Tapos, kung hindi kayo sigurado kung nasaan yung 12 volts dito, kailangan testirin nyo muna. So, ang gagawin natin ay ititest muna natin para makita nyo. Tapos mga guys, yung ating supply ng 220, nandito sa common yung isa, itong kulay puti. Itong kulay puti, nandito to sa common ng relay na kalagay. Ayan. Tapos yung isa, yung alimbawa, line 1 ito, line 2, nandito sa AC ng bridge type diode. So, kinunik ito dito sa paglabas ng ating choke coil. Dito siya nakakunik. Paglabas ng ating choke coil papunta sa bridge type diode. Kaya ko dito kinunik para dumaan pa rin siya ng fuse at saka dumaan din siya ng choke coil para hindi siya mag ano, mag-static. Parang pag nag ano siya, halimbawa nagbukas kayo, hindi siya gumagaralgal, kaya dito pa rin nilagay para malinis yung ating supply kasi dumaan siya ng choke coil. Tapos, ang gagawin natin, ipa-plug natin itong ating ano, mainboard. Susukatan muna natin ng voltage. Kung 12 volts ba ito. Tapos ito sa panel. Ayan, ito mga guys, yung cord ng 220. So, ipa-plug ko na. Ayan. Ayan, medyo umilaw na yung ating ano, yung ating bulb. So, mag-check ako ng voltahe dito kung 12 volts ba siya. So, ayan, i-check lang natin dito. Ayan mga guys, 12.7. So, yan nga ang 12 volts na kailangan nating supply dito. So, okay na. So, ang ating ano, ang ating palang bulb ay 3 volts ang isa. So, 26 bulb lahat ito. So, kailangan nating masupplyan ng 78 volts itong ating ano, lead bulb. Hindi pwedeng sumubra ito sa 78 kasi nga mag-overheat ito at madaling masira. Kailangan bumaba tayo sa 78 lang para match. Ang kahalimbawa nito ganito lang eh. Pag halimbawa, yung halimbawa ako, ang kaya ko lang ay kalahating kaba na bigas. Ngayon, pag pinabuhat sa akin yung isang kaban, siyempre mahihirapan ako. Madali akong mapagod. Sa madaling salita, hindi ko kaya.
So, parang ganun din yan dito. Pag sinuplayan mo siya ng mataas, mahihirapan siya, madaling masira. Kasi kailangan yung kaya lang niya. Kasi karamihan dito sa ginawa ko, hindi halos bumabalik sa akin kasi nga yung supply niya, mats lang. Kaya hindi siya masyadong umiinit. So, ang gagawin natin mga guys, siguro kung may tanong pa rin kayo tungkol dito sa akin, halimbawa hindi nyo pa ito naintindihan, magtanong lang kayo at kahit papaano ay masasagot ko. Kasi, kaya ngayon lang ako nag-upload nito kasi nga masyadong mabagal kasi yung uploading namin sa YouTube. Marami pa kaming nakapinding na video. So, halos inaamot kami ng isang araw bago matapos ang isang video lang. So, pasensya na kayo at ngayon ko lang ito na i-upload. Pero, sa mga nagtatanong ito na yung tinatanong nyo sa akin. So, ang gagawin natin ay ititest na natin ito. Dahil umiilaw na nga yung ating, yung ating lead bulb. So, ipipress ko yung power. Ayan. Ipress ko na para umilaw na yung ating bulb. Pag prinis ko ito, sumasabay siya rito sa panel eh. Hindi kaagad siya iilaw. Kasi may delay yung panel na na 12 volts ditong lalabas. Pag lumabas lang dito, saka lang mag-activate yung ating relay eh. Pero naka-ready na yung 12 volts dito. Kaya lang hindi pa nag-activate yung ating relay dahil sa dito siya nakakunik sa panel. Ito nga pala, pwede nyo namang i-direct dito yung yung panel sa relay. Hindi na kayo gagamit ng transistor. Pwede namang i-direct dyan, kaya lang, ang kinaibahan kasi, itong supply dito, nakadesign lang talaga para sa panel eh. Baka pag sinamahan mo ng relay, ay maaring bumigay siya. So, ayan mga guys, kaya sideperate ko ito. Hindi ako kumuha ng supply dito talaga sa power supply, kasi nga, baka mabigatan yung ating panel at bumigay yung supply niya rito, yung regulator papunta rito. So, andyan na yung 12 volts, naka-standby lang. Pag oras na nagkaroon dito ng supply, magti-trigger na, iilaw na ito. So, susubukan natin. Ayan, ipipress ko na. Ayan, nag-una. So, antay nating umilaw. Pag nagkaroon na ito ng supply, iilaw na yan. Ayan, mga guys, medyo may delay siya, umilaw na. So, susukatan natin ng voltage dito. Kailangan, hindi tayo lumampas ng 78. Kailangan bumaba lang tayo. So, ayan na. Lagyan natin ng tester. Titingnan natin kung ilan ang voltage dito. Ayan mga guys. 73.9. So, tamang-tama lang itong ating voltage dahil 78 siya. Mas maganda nga yung medyo bumaba. Para hindi masyadong hirap yung ating bulb, matagal ang buhay niya. Halos hindi ka na magpapalit ng bulb. Kasi karamihan ngayong sakit ng TV ngayon, ganito eh. Laging nagba-blackout dahil sa sira na yung ating backlight. So, ganyan ang paraan mga guys. Halimbawa, sira na yung inverter dito sa ating mainboard. At minsan, hirap na itong i-repair dahil wala namang MOSFET. So, ganito na lang ang transfer na maganda. Dahil lagi ko itong ginagawa. Pang transfer ito para umilaw pa rin yung ating backlight. Pero kung buo naman yung backlight nitong sa TV natin, pwede namang hindi nyo na ito gawin. Ito ay dahil kung sira lang naman yung backlight drive niya dito sa inverter. Ngayon, ganito ang gagawin nyo. So, ayan mga guys, sana naintindihan nyo ito. At nakatulong din ako sa inyo. So maraming salamat sa inyong panonood and please like, subscribe to my YouTube channel for more upcoming video. So thank you mga guys at sana nasolusyunan yung hiling sa akin na ibablog ko ito. Ito uli yung ating diagram. So ayan. Yan lang siya mga guys. So pinaliwanag ko na sa inyo kung saan ang relay dyan. Ayan, may mga pangalan naman lahat yan. So, maraming salamat. Thank you.